Guys, good afternoon. Welcome back sa aking YouTube channel. By the way, I'm Ross Oliver Cruz, ang inyong sales executive here at Honda Cars Quezon City. For today's video, i-check natin ang 2022 Honda Brio 1.2 VCVT Rally Red. So, ang kanyang price pala mga guys, 772,000. So, ito yung entry level na automatic transmission ng Honda Brio. So, pakita ko lang yung front portion natin guys. Headlights, halogen, with fog lamps na siya, then matte black honeycomb pattern and chrome front grille. So ang kanyang ano pala, ang kanyang engine is 1.2 CVT 7-speed automatic with 90 horsepower and 110 newton meters of torque. Then pakita ko lang yung sides guys. So ito yung kanyang side portion. So dito naman tayo sa ano? Sa gulong. So meron siyang 14-inch alloy wheels, 137mm ground clearance. Then pag V-variant pala, nandito yung signal light niya na sa fender. Pag mga RS kasi nandito sa may side mirror. Then body color ang ating door handles. Ayan. Then sa roof naman, body color, yung roof natin, then microtype antenna. Then pakita ko yung back portion. Ayan. So ito yung kanyang tail light. So para siya may resemblance dun sa 9th gen na Civic. Surgery. Then, ito yung kanyang compartment space just in case na 4 to 5 passengers ang magta-travel. So, spacious na rin siya for its size. Then, meron siyang latch dito. Ayan. So, pag pinul mo siya, ayan. So, napofold yung second row. Pero, hindi siya fully flat or flat surface. So, meron pa rin siyang elevated portion. So ano na to guys, quick review lang kasi may mga previous vlogs na rin naman ako ng Brio. So guys, check nyo na lang sa aking YouTube channel. So ang maganda rin pala sa Brio natin guys, black ang kanyang ceiling. Yan. Kahit entry level siya na automatic transmission. Then, ito yung second row. So, okay. Yan. So, meron pa rin naman siyang decent legroom. Pero, if ever kasi, yung upuan na to is almost nakasagad na pa backward. Yun. So, ang Honda naman, basta interior space, spacious siya at maximize na maximize. So, proven and tested na siya. Yun. So, punta naman tayo sa may driver side uli. Ayan. So, punta. Ang texture pala ng ating seats is fabric. Ayan. Then, fixed pala yung headrest niya. Parang sports car. Ang adjustable lang yung headrest is yung sa RS and RS blacktop. So, ay dito sa driver side. Yan. So, ito yung mga buttons niya. Manual folding aside mirror, pero may controls dito for the for the mirror itself. So, pag gusto niyo adjust left or right, ito yung kanyang controls. Then central door lock, power windows. Then pakita ko lang yung dashboard. So, yung steering wheel ito, texture siya ng urethane. Meron na siyang audio control. Then, ito yung kanyang panel. So, analog pa din siya. Tapos, sa portion na to, may digital. So, pag nagda-drive kayo, pag gusto nyo makita yung gears, dito lang. Para at least, mas hindi malalayo yung vision mo sa daan. Kasi walang ilaw dito sa transmission.
Ayan. Kaya marami nagtatanong bakit wala daw ilaw. Kasi meron na siyang gear indicator sa pinaka-panel. Ayan. So, meron tayong park, reverse, neutral, drive, sports mode, and low gear. Then, wave key, kanyang pag-start, touchscreen audio unit, then Bluetooth guys ha, then USB. Then, ito yung kanyang aircon buttons. Ayan. So, ito yung panel. Ito yung panel niya sa passenger side. So, guys, just in case na may gusto pa kayong malaman na ibang units ng Honda, isearch nyo lang sa aking YouTube channel. So, guys, pag may concern, quotations, test drives, bank display for our bank partners, don't hesitate to call or text 0906-386-8937 or visit me at 141 Quezon Avenue, Quezon City, and look for me, Ross Oliver Cruz. Looking forward to meet you guys and hopefully maabutan ko yung malaking susi ng Honda pag i-release natin yung mga unit nyo. So thank you and God bless.